your Bernadette Bond, so Sherry Meneses, and Erica Sundin, the cream and food smashers, who are now in the semifinals. Coach, congratulations on this win, a straight step win against Petrogas Angels and defending champions. Ano lang siguro yung feeling na nakuha nitong panalo ko against Petrogas? Siyempre, mag-celebrate kami ng konti kasi one day lang yung preparation for semifinals. I-rest muna namin yung mga utak namin para makapag-prepare kami bukas sa training. Masaya kami kasi alam naman knockout games eh. So, enjoy muna namin yung panalo namin. Center constant 16 points in this game. Ano lang siguro yung feeling nyo yun against Petrogas na kuha niyo yung panalo tapos ano semifinals pa kayo na? Siyempre, una-una masaya kasi na-survive namin yung game today. Do or die nga to. And hindi ganun kadali talaga na kalaban din yung Petrogas kasi mga veterano na rin sila. And sabi nga namin kanina sa isa't isa, it's a do or do. So we're not gonna die. So gusto din talaga namin na ma-extend yung game na to for Erica din. Kasi siyempre, sobrang nag-enjoy din talaga siya dito sa volleyball sa Philippines. And of course, hindi pa tapos yung laban. One day preparation lang for the bago mag-semis. So, trabaho ulit kami bukas. So, ngayong gabi lang, bukas, trabaho ulit. Thank you, Pons. Erica, as Pons mentioned, you're enjoying your time here in the Philippines. How does it feel that the team's in the semifinals and you scored 19 points against the defending champs, Petrogas? I'm just overall very excited. I did not want to be done playing with this team. I love playing with these girls. I would have been devastated if today was my last day. So I'm just happy that we extended our run and we're fighting for the semis now. Thank you. The first coach, yun ngayon makakaarap po sa semis-signal against your former coach. Ano lang pakiramdam na ayun kayo mag-aarap sa semis-final? Siyempre, excited ako na makalaban din sila. Alam ko na kilala ako ni coach kung paano ako maglaro. Pero siyempre, mas marami akong baon ngayon, coach. Ayun, siyempre, si Coach Shaq naman, hindi naman napuputol yung communication namin. Minsan naman, nag-uusapan kami. So, proud siya sa nagiging performance ko ngayon. So, siyempre, isa din yun sa motivation ko para mas mag-perform palalo. Lalo na sila yung makakaharap. Erica, this is your first playing stint outside the country, first pro stint. How are you dealing with, I guess, the overwhelming feelings of reaching the playoffs, playing knockout games for a champion team? How are you staying level-headed and composed all throughout this period? Yeah, I think I have a pretty specific pre-game ritual. I kind of do a lot of things just to get my mind right before every game. Focus on my breathing, just mindfulness, visualization stuff, just because that personally really helps me with settling any nerves. And then also just reminding myself that volleyball's fun. I have fun playing with my team. I love my teammates. And so just making sure that I'm staying external, because if I get internal and too much in my head, then it affects my play. So just making sure that I'm connecting with my teammates all the time, communicating, overly communicating if I'm feeling any nerves or anxiety or anything like that. So really just kind of working on like mindfulness things to stay calm. And for Coach, you know, sanay na po yung teammates, mga knockout games, pagkalaban sa Petrogas. So, bago po itong game na to, ano po yung naging, kumbaga, messaging sa team? Ano yung parang reminder na lang sa kanila na hindi na bago itong sitwasyon, pero every time, kumbaga, yung approach, kinokondisyon yung team? Sabi ko naman eh, ang cream line naman, every point, kahit sino yung kalaban, pinaglalabanan talaga. So, focus lang kami sa situation, dun sa mangyayari palagi dun sa game. So, dun lang kami nakapokus. Kung do or die o hindi do or die, yung situation na hinaharap namin, dun lang kami nagpo-focus palagi. Yun lang naman yung ano, cream line. Isa ba sa motivation yung build nga para kumuloy-tuloy na kumabanda dito sa contest? Isa rin kasi syempre yun nga medyo hindi naging maganda yung last reinforce namin, pero syempre sabi ko nga sa team namin, mag-insahe lang muna kami, yung result talagang susunod lang sa insahe namin. Kahit sino nandyan, pwede maglaro, basta makapag-insahe lang kami ng mabuti. So, target din namin na makabawi kami ngayon. So, step by step lang muna. For Erica,
2 wins away for Team 9 for another championship, this being your first overseas experience. I guess how eager are you, you know, just 2 more wins to lead Team 9 to that title? I'm excited. I'm very excited. I think kind of going into tomorrow and Thursday, just having the focus of one game at a time, one day at a time. So tomorrow, just making sure that we're preparing enough because we know we're going to have a tough game on Thursday. And then just fighting Thursday to get to Saturday. But yeah, just one day at a time, one practice at a time. But overall, extremely excited, and I feel very blessed to be here on this team with obviously experienced champions. So I'm very lucky. Coach, yung 2017 po huling reinforce ng Team 9, si Kumiga pa po yung huling, kumbaga naging champion team for Tino. So, tingin niyo po ba si Erica fitted, kumbaga perfect niya ngayon sa sistema ng Team 9, kaya ngayon nasa semifinals? Siyempre ako, masabi ko kasi hindi ko masyado nandiyan si Kutika. Si Erica talaga sobrang fit sa system namin sa Creamline. Yun nga, kahit medyo maraming nawala sa amin, talagang nandiyan si Erica para mag-sub sa kanila. So, very good sa amin si Erica. For Bones, nasabi mo kanina, do or do para sa Creamline. Hanggang saan na yung mindset yun ng Creamline sa conference na to? Actually, yung mindset pa din is a do or die game para hindi namin makalimutan na laglagan yung game. Pero do or do kasi ayaw talaga namin na magpatalo. Gusto talaga namin na makuha yung game na to. Coming to this game talaga, lahat kami gusto namin na makuha tong game na to para mas ma-extend pa namin hanggang finals. So, pero we'll take it one game at a time. Yun nga, Coach, yung mga kalaban sa Semi-Sys Signal, number 2 seed sila ngayon sa Reinforce, one day rest naman for Dreamline. Ano lang siguro yung magiging mindset na yung heading na that match? Actually, hindi ko pa alam kasi nakapokus lang talaga ako ngayon sa Petro. So, meron pa akong 3 hours sa ngayong araw para mag-aral hanggang bukas. Talaga nakapokus lang ako sa Petro. So, hindi ko pa alam. Malalaman ko pa lang bukas pag napatawad na namin yung signal. Thank you, Coach. Thank you, Pons. Thank you, Pons. Thank you. Thank you. Thank you, Pons. Yeah.